Nagbabalik ko tayo sa aking kusina. Ngayon, pakikilala ko sa inyo si Antonio. Antonio dice, isa siyang official dito rin sa aming barko. At ang sinasabi kong chief engineer, at the same time ay isang chief cook at may pag-aari ng napakalaking restaurante sa Napoli. Walang iba kundi si Master Chief Domenico. Dome. Ave. Okay, sisimulan muna natin yung paggawa ng carbonara. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga recipe na gagawin namin. Tumutok lang kayo. At katulad ng kasabihan nung araw, tumutok pa. Tuto. Rilo. Si. Guanciale bacon, pepinino. Pecorino romano, extravergine di oliva, milk, burro, spaghetti. Okay, ang sabi niya, ito limang itlog na kulay yellow lang yung yolk ng yung itlog. Tapos bacon, cheese, pecorino romano, sale, yung asin, yung paminta, butter, gagamit din siya ng wine, white wine, ng latte, gatas, olive oil, at yung pasta. Okay, chef, what's the next? Montare le uova. Isishake mo raw yung uova. Aggiungere. Lalagyan ng un po' di lalagyan ng cheese konti. Cheese romano. Tapos nilagyan niya ng, lalagyan ng un po' di pepe nero. Lalagyan ng pepe nero konti, ng paminta. E attendere. Tapos accendere la pentola. Aspetta. Okay. E ngayon emergiamo il guanciale. Naglagay niya yung nella pentola. Facciamo soffriggere un poco. Nilagyan niya yung balat ng bacon. Tapos yung bacon ay hinati ng pahaba. Kasi palalabasin niya yung oil ng bacon at yun ang magpapalasa ng carbonara. Tapos ang susunod na gagawin niya ay imimix niya lang yan. Imimix niya yan. Mentre si Sofri ngayon nilagay niya na yung pasta para habang pinapakulo yung pasta ay niluluto na yung ingredients para sa carbonara. Dome, il prossimo qua. Prossimo facciamo soffriggere il guanciale bene. Bene, iluluto mo yung bacon. Habang niluluto mo yung bacon, pinalalabas niya yung oil ng bacon. Kasi yun ang magpapalasa sa carbonara eh. Tapos isinama niya rin yung, matulad na sinabi ko, sinama niya yung balat ng bacon para kumatas, lumabas yung oil ng bacon at magbigay ng masarap na panlasa. Poi, spegniamo. Ngayon, ang ginawa niya, pinatay niya na to. Ngayon, hihintayin niya muna maluto yung pasta saka natin imimix ulit. Ngayon, ang gagawin niya ngayon, hinaluan niya ng butter yung niluto niyang bacon. Yun ang sinunod niyang ginawa, tapos imimix niya. Imimix niya to. Ngayon, hinahaluan niya ng konting white wine yung ginisa niyang bacon para magkaroon ng ibang lasa. At ngayon, hinihintay lang natin maluto yung spaghetti. Pag naluto na yung spaghetti, saka ihalo yung mga mixture na ginagawa niya. Ngayon, ang ginawa niya ay lagyan niya ng konting paminta yung ginisa niya. At para magkaroon din ng ibang aroma ba yung ginisa niya. Ngayon, yung sinake niya na yellow na itlog, nilagyan niya ng cheese, hinaluan niya ng konting latte, yung gatas. At iminimix niya maigi. Diyan mo po di
Si Parmigiano. Lagyan niya ngayon ulit Romano. Ng Parmigiano, yung cheese ba kung tawagin sa atin, yung keso. Eh ngayon eh, na-drain niya na yung, ano, yung pasta at ilalagay niya na ngayon dito sa... Yan, ilalagay niya ngayon dito sa ginisan yung bacon. At aalalayan ko siya para mahalo niya maigi. Dome. Oh, babene ko ha, babene. Okay. Ashby. Home siya lang yung kapelo di quello. Eh ngayon eh, sinisip niya. At eh, katulong niya yung isa kong kapitan dito, si Komandante Re. At dito kasi ngayon, katulad ng sinabi ko, itulungan dito. Ngayon, this equip is the best in the world. Ngayon now, he's shaking the mix the pasta. Mira, bye. Aspect. Romano. Tapos ngayon, eh, hinaluan niya ngayon ng cheese, yung grind cheese, yung Romano. Yung hinahalo niyang pasta. Ngayon, eh, ihalo niya ngayon yung yellow na itlog, hinalo niya ngayon doon. Yan, hinahalo niya ngayon dahan-dahan. Eh, Girano, bay, direta, Girano. Bay. Eh ngayon, hinahalo niya ngayon. Eh, ang hirap turuan itong mga ito. Masyado ng gulo. Anong bisan niya? Kaya lang, masaya ko kami rito. What's happened? Eh, o nga pala, ang isa kong chief engineer, ito is Chief Alfonso. Yan eh, lahat dito yung nagluluto nga. At sinasabi ko sa inyo. Diretso lang. Direta. Gira! Bye! Ngayon, eh, natapos na yung pagsali nung carbonara romana. Carbonara romano. Ito yung finished product ng carbonara romano. Pasensya na ho kayo, medyo magulo kanina dahil nagkakasiyahan ho kasi rito eh. Pero next time ho, eh, papakita ko ng magandang-maganda para ano, nagkatuwaan kasi rito. Welcome back again, mga katutok at mga katropang kabluters. Nakatapos na naman tayo ng isang video. Pagpasensya niyo na kung medyo magulo yung paggawa ng video ng paggawa ng carbonara kasi medyo nagkakasiyahan dito. Medyo magulo, maraming tao. At napakilala ko kahit paano yung mga kasama ko rito. Tulad ng sinasabi ko, one big family kami rito. One big happy family, kaya medyo masaya pag may nagluluto. Kaya minsan pag gumagawa ako ng video tungkol sa pagkain, gusto ko nag-iisa ako. Kaya lang, wala akong umaalalay sa akin, kaya nahihirapan din ako. Pero kahit paano eh, nakapaghatid ako ng konting kaalaman tungkol sa pagluto ng carbonara. Eh, ang tawag po dun eh, carbonara romana. Pasta carbonara romana. Hindi na huwag tayo magtatagal. Katulad ng kasabihan ng araw, ang mga matatanda, tumutok lang kayo at tumutok pa. Di kayo magkakaroon at di rin kayo mawawalan. Ito ang inyong lingkod, Kanoneng My GB, your friendly neighborhood.